O dito sa susunod nating game, eto na yung sabi ko, magbibigay kayo ng payo. May mga problema tayong tinanggap, iisa-isa kayong magsasuggest kung anong dapat mangyari sa sitwasyong ito. Ba't nagtitiyan kayo? Kasi love na eh. Love na kasi usap. Game! Game na. Uy, ako na mismo ah. Di ba may ka na ba yun? Game, sabi na, game ka na ba? Game na. Ano sabi ko? Kulang ng ka na ba? Ah, ka na ba? Asya kasi siya mo. Game ka na ba? Game na! Ayun, yun yung namimiss natin eh. O, ito unang problema, sitwasyon. May nanliligaw sa'yo na ka-opisina mo. Pero may rule sa office na bawal ang magka-relasyon. Dahil lang magkakatrabaho kayo. Pero mahal na mahal mo na siya. Ano ang gagawin mo? Sabi ko na eh. Unahin na kita, Beki. Sabi ko na eh. Nag-iisip pa lang, naiiyak na eh. Oh, ikaw, Beki. Oh, isa pa pa. Naranasan mo na. Sumapi. May mom kasi. Pero naranasan mo na ba yun na katrabaho mo, na in love ka? Yes. Oh, anong ginawa mo para matulungan natin itong may problem? Ipaglalaban ko yung love. It's either magre-resign ako para hindi magkaroon ng conflict doon sa work. Kasi ba ikwento yung relasyon natin? Happy Mansari. Happy Mansari. Makikipaglaban ako because it's love eh. Pagmamahal yun. Okay. Kahit yung career mo na, no? Medyo hindi mo na... Oo, kasi marami na mga apply yan. Okay. Napa. Iyah? Ako, pipiliin ko yung career. Tisin mo na lang? Oo, kasi... Hindi ko alam kung anong kwento niyan, kung saan pinanggalingan niyan. Baka pwede siya ang tumatay yung breadwinner sa family. Kasi ang pag-ibig, darating naman yan. Kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Kung makakapag-antay naman ang pag-ibig. Oo, di ba? Krissy? Ako, I'll choose love. Uy. So, over career, ha? Aalis ka sa trabaho? Kung bawal sa opisina. Doon kami sa parking lot. Sa labas? Yes, di ba? Ang sabi lang naman, sa bawal opisina. Ang magka-relasyon sa opisina. Then, we'll transfer sa parking lot. You're so very intellectual. I know! Tama naman! Intelligent. Diba? Okay, eto. Pangalawang na sitwasyon. May 10-year live-in relationship kayo, pero never pa siyang nag-propose sa inyo. Ayan. So, sa ating pag-uusapan ito, change topic! Change topic agad siya. So, ano ang dapat niyong gawin? Unahin kita, Krissy. Tagal na yun. 10 years, no? 10 years. O, ayaw mag-propose. 10 years. Siguro, when that moment comes talaga, ako na magpo-propose. Ah, ito na. Yes! O, naman, diba? No? 10 years. Lumuluha si Becky! Ikaw. 10 taon. Ikaw ba nagpadala ng problemang ito? Hindi kasi... Ang tagal ng luha niya, inuunahan ko na. Ayaw mo magsagot. Attach na ako eh. Ang tagal. Sumakto ka sa 10 years. 10 years kakahiwalay. Ano, alam mo? Kayo pa rin? Kakahiwalay lang namin. Alam na alam ko kasi... Pinagpalit ako sa nanay ko. Pinakilala mo kasi. Ayun, stepfather mo na siya. Kaya ang sakit sa... Ang bigat, paano ka magpo-propose sa stepfather mo na naging ex mo? Bakit ganyan? Sino ba yung sumulat na yan? Nanay mo. Buisit sa timingan. Naman, talaga. Oy, bigyan natin. Oh, sige, bigyan nga natin pagkakataong kumalma. Thank you sa payo. At itindi problema nyo, ah. Sino ba yung mga yan? Oo nga, dinadamay kami, mga buisit kayo. Eto, magkaiba naman ang inyong relihiyon. Gusto nyo sana magpakasal, pero sino ba ang dapat mag-adjust kung pareho? Paano kung pareho nyo ayaw bitawan yung inyong pananampalataya, yung mga paniniwala? So, sino ang magbibigay? Kayo ba o yung partner nyo? Yeah. Medyo serious yung ganyang topic eh. Kaya, ano, delikadong pag-usapan. Pero for me, feeling ko ako na mag-a-adjust kasi mahal ko siya eh. Okay, yun. Sooner or later, may realization. Anong reliyon mo, Becky? When it comes in religion kasi, pwedeng pag-usapan yun eh. Mag-meet kayo halfway, hindi gano'ng kadali mag-adjust. It's because faith yan eh. Okay.
si God na yan eh. Hindi po pwedeng ikaw ang mag-give up, hindi po pwedeng siya. Kasi it talks about pananampalataya. Okay. So pwede pag-usapan siguro. Salamat at sana nakatulong tayo sa mga may problema ngayon. Galing, galing!